The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff, happy Monday. Welcome back. Good morning, Ted. Morning, Cha. Happy Monday. Kumusta ba ang ating feed? Okay naman, ba? Malino naman, Taray, Cha. Taray, may video, bagong iyong background ngayon, Pastor. May ulap-ulap sa likod. May ulap-ulap para magandang umaga. Oo. Ito na nga, Pastor. Sa oras sa 8:33, kanina pa inaabangan ng mga kapatid natin na magandang balitang hatid mo sa amin ngayong Lunes. Yes, good morning muna. Meron tayong pinagdadasal na bata ngayon. Kasalukuyan siyang nasa gitna ng operasyon ng kanyang kidney. 5-year-old to si Gideon. Billy Gideon, member to ng Rebuild City Church. Nasa NKTI, nasa National Kidney Institute. Pinagdadasal po natin ngayon. Meron siyang parang inborn yung kanyang isang kidney. Hindi nagpa-function. So we're praying for a safe operation. So kapit lang po, yung mga magulang pinag-pray namin sa church last Sunday. So Monday na naman po, balik tayo sa pagkayod, balik sa, alam mo na, magkamit ng blessing. And lagi natin kinakampanya dito, even si Brad Ted at ikaw Cha, yung maayos, basta legal, okay, at moral na pamamaraan. Okay, lumaban tayo ng patas. At ang goal naman po natin ay ma-blessed. Pag-usapan natin this week ay ano ba talaga yung picture ng taong blessed? Pag sinabi natin, ikaw alam mo, blessed ka. Ikaw talaga pinagpala ka. And oftentimes, ang mundo na to, laging ini-equate ang blessing. Madalas po, no? Hindi ko sinasabi yun lamang ang batayan. Pag may pera ka, di ba? Pag may pera ka, uy, blessed ka. Uy, napaka-blessed ang tao na to. Ang ganda ng bahay, sasakyan. Siguro po, part yan ng pagiging blessed, pero hindi po siya ang totoong basihan or natatanging basihan, that's the word I'm looking for, ng pagiging blessed. Kasi may mga taong mayaman, hindi naman po ganun ka-blessed in terms of sa pamilya, sa pag-iisip. So yung pong blessed, pag sinabi rin natin yung blessing ni Lord, meron kang shalom, may peace. Nothing is broken, nothing is missing. So simulan po natin ano ba ang itsura ng taong blessed sa Salmo 1:1. Sabi dito, mapalad, or sa English pong translation, blessed is the man. Alright? Mapalad ang taong, ito po yung basihan, hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang ginagawa, o halimbawa, at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Yan po ang unang basihan ng Biblia sa taong blessed. Mapalad daw po ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama. Alam niyo po yung mga tao na yumaman dahil sa dikta or payo ng mga illegal at masasama at immoral na pamamaraan. Sabi, hindi yan ang totoong blessed. Huwag mong kaingitan yan dahil hindi yan ang basihan ng totoong blessed. Pagkus ang totoong blessed ay ang taong namumuhay na ayon sa katuruan ng Diyos. Sumusunod sa katuruan ng Diyos, sumusunod sa moral guidance na tinuturo ng salita ng Diyos. Sabi rin po rito, hindi rin di siya sumusunod sa maling nilang halimbawa. Kasi po, pag ikaw ay nasa circle of bad influence, bad people, it's just a matter of time, gagawin mo na rin yung kanilang ginagawa. Kasi another verse sa Bible, bad company corrupts good moral. So pagka daw po ikaw ay nasa masamang grupo, makukurap yung mabait mong pagkatao. Kaya po, it's just a matter of time. Parehang sipon, okay? Unang araw, wala ka pang sipon. Dalawang araw, pag lagi mong kasama, magkakasipon ka na rin. So, at sabi po sa huling part, hindi raw doon nakikisama yung taong blessed sa mga taong nangungutya o sa English, yung mga mockers. Alam niyo po yun? Yung, kaya ka ganyan eh. They look down on people. Mga hambog po ito instead na magiging humble. Kaya po, again, i-check po natin yung sarili natin. Gusto mo bang maging blessed, yumaman at all cost? Even gumawa ka na masama, hindi po yan ang totoong basihan ng pagiging blessed. Bagko sabi sa Salmo 1:1, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa unang araw namin ngayon. Another week po ang nasa harapan namin. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng recalibration or tamang pananaw
ano ba talaga ang itsura ng taong blessed. Nawa, Panginoon, itama mo rin po, mali namin pag-iisip minsan na basta may pera, kahit anong pamamaraan, Lord, turuan niyo po kaming maging totoong blessed sa paggawa ng tama, paggawa ng moral, ng legal, at naayon sa iyong salita. I-bless niyo po ang mga uring manggagawa nakikinig sa amin ngayon, mga nagpapagal, nagpapagod sa tamang pamamaraan. At Lord, maantig din naman yung mga taong gumagawa ng illegal, immoral, kahit sino pa sila, na itama ang kanilang gawa at maging truly blessed. In Jesus' name, amen. Amen. Mahal na Panginoon, Ama namin, muli po maraming salamat sa magandang balitang hatid na naman ng The Daily Bread. Salamat Lord sa pangkain na inyo pong pinagkaloob sa amin today para po sa aming mga budhi, sa aming mga konsesya. Ito pong kailangan namin na uri po ng food o pagkain. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo si Brad Jeff Lage sa kanyang pagmimisyon at alagaan po ninyo ang mga tulad nila Evelyn, nila Jen Bird, ang nagsauli po sa amin dito ng maleta ho, ng isang dayuhan. Sa lahat po na ang mga tao na ang galaw po sa mundo'y patas, Lord, salamat po sa kanilang lahat. Patnubayan niyo po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Another glorious, amen, beautiful, and meaningful Monday morning sa ating The Daily Bread. Ang sarap pakasimulan po ng ating linggo sa pakikinig po sa magandang balitang inihahatid po ni Brad Jeff Eliscopides. Higit sa lahat, The Message. Yan, Brad Jeff? Yes, Brad Ted, maraming salamat sa pagkakataon. Simulan po natin ating linggo. Batiin ko lang muna si Jeff at si Mela Mangubat. Thank you so much for tuning in. Paalam na ako, Brad Ted, para magtuloy na ating programa. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.